Ngayon guys, aking ibabahagi sa inyo kung paano maglagay ng ads sa ating videos. Halimbawa, meron tayong videos na 8 minutes pataas. Pwede natin yan lagay ng maraming ads. Itong video na ito para lang to sa mga monetized na channel, no? Yung mga kaka-monetize lang na hindi pa marunong kung paano maglagay ng ad breaks. Yan, punta lang tayo sa ating YouTube Creator Studio. Click ang Google Chrome. After nyong i-click ang Google Chrome, ito yung inyong makikita, Channel Dashboard. Although, sinortcut ko na para mas mabilis. Tapos, make sure na click nyo na ang desktop site. Ayan. Tapos, after nung maklik ang Google Chrome, zoom in lang natin para makita natin ang icons, lahat ng icons dito sa ating YouTube Studio. Ayan. Tapos, next nyong i-click channel content icon na pangalawang icon. Itong baba ng channel dashboard. Ayan. Tapos, after nyo maklik ang channel content icon, ito yung inyong makikita. Ayan. Meron mga videos dito na 8 minutes pataas. Merong 9 minutes, merong 11 minutes, merong 12 minutes. Pili lang tayo ng isa dyan. Halimbawa, itong 9 minutes, subukan natin. Ayan, zoom in natin. Click lang ang dollar sign, monetization. So, after nyong i-click ang dollar sign monetization, ito yung inyong makikita. Ayan. Zoom out natin. Ayan, yun lahat. Tapos, zoom in uli natin. So, yan ang yung nakalagay dyan. Ayan. Dapat naka-check lahat yan, yung overlay ads, non-skippable videos. Skippable video ads. Okay. Tapos naka-check din yung during video mid-roll. And para makapaglagay tayo ng ads sa isang video, click natin ang ayan, manage mid-rolls. After nyong ma-click yun, ito yung inyong makikita. Ayan. Ayan guys, kung inyong mapapansin sa left side. Meron na itong apat na ad break. Hindi ako naglagay niyan. Ang naglagay niyan si YouTube. Ayan. Nilagay ni YouTube yan automatically. Dahil alam niya na yan dapat, yan ang mga time na yun na karapat dapat lagay ng ad breaks. Ayan. So, meron diyang apat na ads yung video na yun. So, kung gusto niyong maglagay ng panibagong ad break, ayan. Kung gusto niyo maglagay ng panibagong ads sa video niyo, pwede niyo galawin tong haba na to. Ayan. Pwede niyo galaw-galawin yan guys. Pwede niyo ilipat kung saan-saan, kung saan niyo gusto. Ilipat. Ayan. Pwede niyo ilipat dito. Ayan. Tapos kapag gusto nyong ilagay yan dyan, click nyo lang yung plus ad break. Ayan. So ayan guys, nagiging 5 na yung ad break dahil nilagyan natin yon.
Yan yung kulay blue na yan. Yan yung ating bagong nilagay. Zoom in natin. Yan. So, yan yung ating nilagay. Tapos, halimbawa, kung gusto pa natin maglagay dito sa ibang part ng video, naglaban lang natin to. Tapos, after nyong ma-set yan dyan, click nyo uli ang add brick. Okay? Ayan. So, bilangin muna natin guys, meron ng 5 add brick sa isang video. Tapos, i-click uli natin ang add brick. So, ayan guys, meron na siyang 6 na ads sa isang video. At yan guys, kung halimbawa, kontento na kayo sa ads na yan, pwede pa kayo magdagdag nyan. Galawin nyo lang yung itim na ito. Ayan. Tapos, click ulit ang ad break. O, ang ads nito guys, nagiging 7 na. Tapos kung okay na sa inyo yan, click nyo lang ang continue. Ayan. So, i-click nyo lang ang continue. Make sure guys, kapag naglagay kayo ng ads sa isang video, hindi pwedeng maglagay kayo ng ads kapag hindi pa kayo tapos magsalit, dahil karamihan sa ating mga viewers ayon ng maraming ads. Kaya make sure na ilagay nyo yung ads sa tamang oras. Pero dahil guys, okay na sa akin yung ads na nilagay ni YouTube, 4. Bali, automatically siya na nilagay ng YouTube. Kaya, ang gagawin ko, i-click ko na ang discard chains. So, kung gusto niyang maraming ads, click niyo ang continue. So, i-click ko na ang discard chains, guys. Ayan. Ayan lang, guys. Ganun lang kabilis maglagay ng ad break sa inyong videos. Kung gusto niyo ng maraming ads, make sure naka 8 minutes pataas yung inyong video na in-upload. Ang purpose niyan guys, dahil kaya nilagyan ng ad break para yung video na yun mas magkakaroon ng para tumaas pa ang revenue. Dahil kapag maraming ads, siyempre mataas ang revenue. Dahil alam naman natin na sa revenue lang tayo umaasa. Dahil kapag walang ads, wala din kita ang ating videos, walang kita ang ating channel. Ayan lang guys, hanggang dyan lang ang aking ibabahagi sa inyo. Sana meron kayong natutunan sa videong ito. Para lang po ito sa mga monetized na channel. Ayan, muli maraming salamat. Shout out po sa lahat ng aking 1,576 na mga subscribers at sa lahat ng aking mga viewers.